Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay dalawang bagay po. Pero bago po tayo magpatuloy pa, hayaan niyo po muna magpasalamat ako no, sa inyong lahat at humingi na rin po ng pasensya. Dahil may nangyari po kay Lola Granny, na-hospital po siya, and there's no one who could accommodate Lola po inside po ng hospital. Kaya po, hindi ko po siya maiwanan doon. Almost 13 days din po kaming nasa hospital. Ngayon po, nakalabas na po si Lola Granny at patuloy pong nagpapagaling. Kaya po, ngayon po, ako'y nakabalik na po. Marami po sila sa aking sinasend na ang sabi po sa akin, baka kahit papaano, baka raw po pwede kong i-record. Kaso nga lang po, sana po maunawaan ninyo na priority ko po talaga si Lola Granny, lalong-lalo na po sa mga ganong pagkakataon. Pasensya na po, alam ko po na mauunawaan niyo po yun. So ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay may dalawa pong bagay. Una po ay yung ginawa po nitong si JDL na sa microphone pa po. Kanina lang po ito nangyari, meron po sa ating ipinadalang video kung saan maririnig nyo nga po doon na si JDL po ay napasabi ng parang ganun po siya, na nahinto po siya dahil siguro na-realize niya na naka-microphone po siya. Habang yun po ay katatapos lang po, no? Right after ng pagpa-punchline ni Maine Mendoza. Ang nakikita po naming dahilan dito ay yung generation gap, no? Siguro yung joke ni Maine eh hindi po pasado sa panglasa nitong si JDL, kaya siguro nasabi po yun ni JDL. At ang ikalawa naman po ay yung sinasabi po nilang si Alden po at si Catherine po, no, yung kanilang movie po ay hindi raw po ito tatangkilikin ng napakarami dahil hindi raw po makasabay sa aktingan ito pong si Catherine. Lahat yan pag-usapan natin. At unahin po natin sa mga ating komento rito, no, ay yung naging komento po ni Miss Mercedes Bueno. Sabi niya rito, alam mo Mr. Pinas, lahat na lang ngayon ay gagawin niyang si VS at front lang niya yan kasi para matakpan lang niya ang talagang talagang laway na laway yan kay Maine noon pa. Kaso mo, di na lang talaga umuubra yung sinasabing basta babaeng magustuhan niya ay matitikman niya. Grabe na, no, ang pagkamanyak niyan kay Maine. Lahat na lang naisip gawin, ano, nung una pa-father image, lagi ang role niya kay Maine. At yung last offer niya gagawin daw leading lady at mag-asawa pa ang role, o di ba? Kahit papaano, di man niya naanakan, matitikman naman niya kahit yaka patalik. Matindi ang Alden Richards. Hindi pinayagan si Maine na gumawa ng movie na ganong role. Ano? Ang gusto ni VS, akala niya mauuto niya si Alden. Kaya galit na galit din yan kay Alden kasi nga naunahan siya. Di ko na nga lang alam kung bakit tunay na nagtsatsaga pa si Maine sa Itbulaga. Di naman sasabihing bread and butter niya yung Itbulaga at di siya kakain pag wala siya sa Itbulaga. Kung ganyan na bastusan na ang trato sa kanya, di pa ba siya mamumulat sa katarantaduang ginagawa sa kanya ng Itbulaga TVJ? 'Di ba? Mag-isip naman siya. Well, ako po ay naniniwala po ano sa iba po ninyong mga sinambit, Miss Mercedes Bueno. Na huwag na nating hintayin pang lumala yung kabastusan, 'di ba? Sana huwag na nating hintayin pang lumala yung pangmamata na ginagawa po sa kanya. Sana matauhan na. 'Di ba? Alam po naman ganyan, matalino naman po siya. Ang problema po dito ay ang kanyang handler, ang kanyang management, 'di ba? Pirma kasi na pirma. Kung pwede lang tayo masunod eh, 'di ba? Sabi naman po dito ni Miss Doris Latupan, grabe ka King Cobra. Porke ba naglalaylo na ang sarsuela nyo? Wapakels ka sa mga jokes ni Nico Maine Dave Folkerson to the point na
Sad face pa ang pinamukha mo sa kanya on national television. Always si Menggay naman ay smart, ano, person. She can handle everything, bad man o good deeds ang na-encounter niya. But don't you worry, baby girl. Never mind the all these laws guy, ano, KSP lang yan. Sorry for him, wala na siyang spark. And to the Asumeras out there, excuse me po. Hindi si Sax ang tinutukoy ni Yorme at si Nico Main Dale Fulkerson yon. Wala nang iba, mabuti pa siya. Alam niyang katotohanan at alam din niya, alam din na natin si YP may pagkadragon na kumagalit. Mahirap din kasing pigilan ang mga fans and we know how Tisoy treats the fans. Kaya nga maraming nagmamahal sa kanya, sa kanila ni YP dahil pareho silang mabait. Thanks Mr. Pinas. And thank God, magaling ka na, God bless. Maraming salamat po, Miss Doris Latupan. And I agree with you po, no? I agree with you po na wag na lang pansinin, 'di ba? Kasi alam naman natin na kahit ano pang dumating diyan, alam natin na Main Mendoza could easily handle those things. Yes, nasasaktan si Main pero alam natin na na strong ang personality niya at higit sa lahat, matalino po siya. Sabi naman po ni Miss Gina Torico, Mr. Pinas, ang tanong, si Main ba talagang nasa Itbulaga? Clone man o hindi, napatunayan niya ang pagkabastos ni VS na nakita ng mga viewers, ano? VS, dahan-dahan lang at baka makatalisod ka ng di oras, ano? Bakit alam mo ba ang totoong Main kaya nakasimangot ka? Bidang-bidang ngayon si Karma, better watch out sa ikapapahamak mo. Gusto mo bang ikaw ang isusunod na ireklamo? Sa bagay, enjoy na enjoy si Karma kapag kayo ang magkasama. Lahat ng baho nyo ay kinakalkal na niya, pati ang di dapat malaman ng mga tao. Sa bagay, kalakaran na ng showbiz yan, ano? Gaya sa nangyari kina Sandro Mulak, Gerald Santos, at pati si Yasmin Curdy. At may reklamo din. Good riddance to you, pati na sa showbiz industry. Alam niyo, sa totoo lang, no, ako po yung natutuwa dahil nagkakaroon na ng boses yung mga artistang naabuso. Diba? Sana dumating sa punto na ganyan din po yung mangyari kay Main at saka kay Alden. Yung talagang magkakaisa po sila, nalalakas ang loob nila, talagang irareklamo nila yung mga dapat nilang ireklamo. Pag nangyari po yun, ako po ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Diba? So, ngayon po, pag-usapan natin ang sentro ng ating mga updates. May kinalaman po yan dito po kay JDL. Nung nakaraan nga po nating updates, ano, kay Big Soto, ngayon naman po kay JDL naman po, ano nga bang nangyari? Makikita nyo po ang dahilan kung ba't nagkaganito yung pagmumukha ni Main Mendoza nang marinig nga po sa microphone ang mukhang ta. Okay, mukhang ta na sinabi po ni JDL sa microphone right after po Main Mendoza through her punchline. Okay, ang problema po dito, yung joke nga po ngayon ni Main Mendoza, ay siguro hindi po pasok sa panlasa nitong si JDL. Kaya naman, nandun yung pambabatikos, no? Siguro kaya siya napasabi ng ganon. Sabi nga po ng mga fans ni Main Mendoza ay... Bakit daw hindi pa binuo nitong si JDL yung kanyang gustong sabihin na parang tanga, diba? Hindi na lang daw binuo na ganun at narinig pa raw po nila. At napasimangot tuloy sa Main ng ganyan. Yan o yung kanilang pinag-uusapan ngayon sa Twitter, na X na po ngayon, ano? At ganun na rin po sa Instagram. So, ang sa akin lang po dito, no? We are living now in different generations. Diba? Sila nga po yung generation nila, sila JDL, and kami po yung magkaka-generation, millennials, no? Tapos meron na po tayong Gen Z, diba? At saka Generation Alpha. Gen Z and Generation Alpha. Meron po tayo talaga mga jokes na hindi na talaga papasok pa sa panlasa ng mga thunders, ano? Yung mga thunders na, na close-minded baga. Diba? Ang dami nga po nagsasabi na ang joke po ni JDL ay hindi na raw po effective. Mas effective na raw po ngayon na mag-joke sila Vice Ganda, yung sa Showtime, no? Dahil sila po yung sumusunod sa generation na meron tayo. At ngayon,
Kung ayaw po ni JDL na magkakaroon po ng improvement pagdating sa mga jokes, sana po huwag niya na lang gamitin yung mic. Diba? Kasi masakit po yun para sa mga fans ni Main. Lalo-lalo na po sa aming mga fans niya. Diba? At bukod nga riyan, ang dami pong nagbabatikos na ito raw pong movie ni Alden at saka po nitong si Catherine Bernardo ay hindi raw po tatangkilikin ng napakaraming tao dahil daw po, di umano, hindi raw po makasabay sa artihan ito pong si Catherine Bernardo. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.